na nasa ito. 10K! Wala 10K! 10K nga yung unang inaano niya. Eh, tama-tama 4,000 lang yung laman ng Gcash ko. Napaka-naman. Eh, kung nagtataong 10K yung laman ng Gcash ko, 10K na ibigay. Ah, nakapagbigay ka po ng 4,000? Oh. Kasi nga, kumukuha ko ng feed sa kanya. Sabi ko, yun na yung pambabayad ko na. If I do wanna... Se. Ah, hello po. Ay, siya yung naaktay sa anak ko. Kulang ko. Pumunta ako sa police station. Sana pala sinabi mo isama, sa akin. Isama raw kita kasi ikaw, ako ang witness ko yung... Saka nasa akin yung Gcash number nung ano. Pumunta raw sa police station. Wala na yun. Kasi ako na-action ako. Pero sa mga kaibigan ko, walang nahingan kasi yung mga kaibigan ko tumatawag sa akin. Oo. Kasi hindi ko sila naniniwala ako yung nangangailangan ng pera. Kailangan yung isa, walang na-action. Kasi yung nangyari sa aming ni Ate Susan, may transaction kami. Kumbaga, dumugtong siya dun sa transaction alam, namin. Alam mo, pinakamahirap, yung nakikidata ka sa public. Never ka makikidata sa public. Tsaka huwag ka basta tipindot kung may dumating sa'yo. Yun nga, te. Alam, paano ka nahak? Ay, nako. Eh, ano ko lang to, te? Nabiktima. Nabiktima at tawag ko ano, yung phishing, sabi ng police. Phishing? Ano yung sabi ng... Kasi yung kausap ko sa chat ko, ay kumbaga... Kumbaga pinagpipitan ka ng kung kilala o pag-anak. So siya yung kausap ko. Hindi ko naisip na hindi pala siya na maaaring na-hack siya. Sabi niya, San ka eh? San, nakakuha ka na pala ayuda ni BBM. Kasi kami nakakuha. Nahaksin yung kaibigan mo. Malamang, hindi ko maka siya nakakausap. Tapos may pinindot ka dun sa message niya. Oo, may pinindot ako. Ano, binigay ko pa yung OTP. Ayun, nag-login ka. Eh, malay ko ba? Nawala talaga sa loob ko kasi na. Kumbaga yung tao, parang respect. Pares tayo, ganun nangyari sa atin. Katulad pamangkin ko, 30 mil. Asawa ng pamangkin. Grabe. Katulad nung nangyari sa atin kaya. Oo. Parang hindi kinikilala ko. Wala na akong question. Iwala. Yung nga. Sa Gcash. Kaya ako kahapon kampanting-kampante ako kasi ang buong akala ko, ikaw pa yung kausap ko kasi di ba nagka-transact tayo nung umaga? Nag-chat-chat tayo nung umaga dahil umu-order ako ng feeds. Nasa BTI ako. Tapos ang nangyari doon, sumundot siya eh. Alas 4. Nasa ito yung buong oras ko na yung pinag. Kasi habang nagtitilap ako ng form, nag-chat-chat ako. Kaya nga. Hindi ko alam na nakakapata pala ako. Tapos ang problema, dalawa yung cellphone ko. Oh. Itong isa, Lobat. Ah, Lobat? Bali, ang number ko, 4. Oo. 0948, lagi nang ito. Yung dating ito, ginagamit mo, din ako tumatawag sa'yo. Yung talk and text. Oo. So, 4 silang number ko. Ito na Lobat, ito pwede ka. Ito naman, lagi may load yung dito. So, lagi may load. Kaya yung nagtatawag, text. Kasi kung magdadalo pa ako ng load, diba? Eh, ito naman, unlink. Kaya yung dito ko, pinagtatawag ko. Eh, hindi ko siya kabisado. Yeah. Ito, kabisado ko. Kaya siya ang binibigay ko yung telephone number. Ito, Teo, pakita ko sa iyo yung message ko sa akin. Magkaroon po. Kasi nga, doon ako nag-trito po rin sa SM. Doon ko yung pinibansak. Ito, Teo, basahin mo. Pwede ka raw. Yan naman na lang. Maano kaya, nabasa ka niya. Ayan. Nabasa niya yung previous ano natin eh, chat niya. Oo, siya talaga mga hacker eh. Kaya, mga programmer yan. Yung boyfriend nga ni girlfriend ng anak ko, programmer. Kaya nila mag-hack. Sige, te, bukas na lang. Dito tayo nagtapos. Ako na ganyan, no? Tapos na dapat yan. Ayun, Russia na ito. Hello, good PM. Ayan, hello, Ted. Bukas na lang tayo sa baby. Nagtapos tayo. Sumagot ka pa. Parang isang oras lang mahigit yung ano eh. Yung good PM, hindi na ako yan. Kaya nga. 4:36, yun na. Oh, may alam ka ba, nandulog mo sa Gcash. Oh. Ang akala ko naman, may emergency ka. Hindi, wala 10K. Wala 10K. 10K nga yung unang inaano niya. Eh, tama-tama, 4,000 lang yung laman ng Gcash ko. Napaka-naman. Eh, kung nagtataong 10K yung laman ng Gcash ko, 10K na ibigay. Nakapagbigay ka po ng 4,000. Oh. Kasi nga,
kumukuha ako ng pizza kanya. Sabi ko, yun ay pambabayad ko yan. Diba, hindi mo naisip, di ba ang tagal nung balance ko sa akin? Ikaw ba yung siningil ko kahit minsan? Hindi, yun nga. Di ba hindi? Oh. Tapos gagawa ako ng ganito? Eh kasi nga tiwala hindi ako ko magagawa yun. Yung tatsakto. Hindi ko magagawa yun. Mag-aantay ako, lalo ikaw pa. Yung pinag... Kumbaga, talagang, ano eh. Ikaw yung, kumbaga kung merong medalya, ikaw yung bibigyan ko ng unang sa mga customer. Ngayon, hindi ako mag-a-ask. Kaya nga na, ang tagal nga noon, inantay ko. Ang kumasok sa isip ko kasi neto, yun nga, kala ko may emergency ka. Eh talagang, katulad ng nangyari sa akin, doon sa kausap ko, sa chat ko kaya ako nga. Yun. Oh. Yun ang nangyari sa'yo, na wala ka ng question, wala na lang. Kasi meron. Kasi tiwala eh. Oh, tiwala. Tiwala to yung sa'yo. Yan ang nangyari. Parehas tayo na-biktima na ito. Parang, kumbaga na ano pa yung... parang ano, hindi ako nakapag-isip na talaga. Ako rin eh. Tapos kaya nung ano, nung nag-send na ako, di ba, tinatanong ko kung magkano ba ang total nung page. Hindi na sumagot. Doon ako parang nagising. Parang nagising ako, teka, ba't di sumasagot? Eh, hindi naman ugali niya yung na hindi sasagot. Oo. Ay, tinatawagan kita, hindi ka na sumasagot. Eh, doon kinabahan na ako. Ano kaya ang tinatawagan nito? Hindi, itong messenger pa rin. Nag-ring pa eh. Nag-ring pa siya eh. Tapos yung pangalawang tawag ko, wala na. Pinatay na. Oh. Ganun na nangyari. Eh, friend, family nga sa kanya eh. Kailan niya nangyari? Ngayon, di mo makausap. Pagkasunod lang kayo. Kami. Oh. Ay, ibig sabihin, yung hacker hacker mo kahapon. O ganyan, binigyan niya ng number. Na ibang number. Oo. Kumbaga, naka 30 mil din siya kahapon. Ay, wala. Ngayon, so, masusundan pa. May sampo, yung pamangking ko mismo, kasi asawa yun. Si Chris. Naghihingi pa ng sampo. Ang ginawa, ayaw niya ng ibang number. Sa number ko, kaya pala may pumasok na sampo. Sa number ko. Sa number ko. Ngayon, isinaling ko sa kanya. Kasi binigyan ng ibang number. Buti kung sa number ko, kung naisip niya, ayaw niya ng ibang number. Yun ang yun din ang lapses ko, hindi ko naisip na ikaw pa lang kung sa akin kaya tataka ako din lang sa SM pa ako syempre hindi pa pa uwi pagkasama ako yan ito medyo pinansin mo na kami kayo na. Oh. Ay, kaya yun, nagkaroon ng kaya ako sa pwede lang sumasok. Nag-iisip ako kung paano. Makakako yung Gcash ko, may nangyari na. Yung pala, ibang number ang binigay. O, naintindihan ko na. Kaya may isang possible yung pinasok ko mga. Nangihingi pa. At hindi pa titigil, hihingi pa nangihingi. So naka 34,000 pa na dyan. Na 34,000. Tapos may nangihingi pa sa iba. Maghanap ka daw. Katulad, may Gcash ka bang kilala dyan? Ganun style lang. Eh, tumawag yung kapatid ko. Katawagan niya. Tinawagan niya ako. Last call. Eh, wala lang ang baterya. Sabi ko, hindi. Yung damit ko, hindi. Ay, alam niya na. Lahat ka. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, hindi ko pala alam na nahak ka na noon. Hindi nga, alasinko na kung nalaman. Alasinko na. Kasi nawala eh ito. Biglang pag ano, bakit wala na yung... Eh, pagpunta mo sa link, anong nangyari? Na-access mo pa rin yung FB mo? Wala na? Hindi, yung bago ko, nung hindi ko pa binibigay yung password. Nandun pa. Tapos maya-maya nawala. Ngayon nangyari din sa akin ito mga 2 weeks ago. Na ganun din, nawala. Na-recover ng anak ko. Sabi ko, hindi ko nagagalawin. Kaya gano'n eh. Alasin ko na yan eh. Hindi ko ginagalaw kasi baka kung ano pa mga tibos ko. Sa anak ko na lang. Kaya, wala akong ano nung oras sa'yo. Alasin ko hanggang makauwi ako. Bago mag-alasin ko hanggang makauwi ako. Kaya nagkano ka sa akin? Gabi na. Naisip kita eh. Kasi nagsabi na ko sa meeting. Gumatid ako ng meeting. Naisip kita. Meron ko nga ako. Iniisip ko yung mga may Gcash. Ikaw, tapos si Richard na nag-Gcash sa akin noon. Tapos masaya na nga may Gcash, yung customer ko dyan, may Gcash naman. Kinext ko sila, may mga number ako. Eh ikaw, gabi na kita naisip. Wala ka dito. Hindi ko ito dalay. Ano ito yung number mo eh. Tsaka dito yun. Pag-uwi ko pa, nag-meeting ka ako noon eh, kaya gabi na eh. Kinext kita. Gabi na. Grabe mga hacker talaga. Oo, grabe. Ano sabi ng polis nung nagpa-blatter ka? Sabi sa sample sa Victoria doon sa ilalim, dito na ako nagpunta ko. Pero tapos na ako sa barangay. Tinuro ako sa punta ka dito sa cybercrime. San Jose. Pwede pumunta naman ako sa San Jose ngayon. Tapos sir, naano ko ako eh. Tapos may nabiktima na ako nakapag-drop sa akin. Eh, isama ko dito yun, yung pamangkin mo. Kasi siya ang magre-reklamo kasi siya yung nakuha na ng isama ko daw doon. Ay, ganun po ba? Ay, ako po. Ikaw ang witness kasi yung account ko ang ginagawa.
Dapat din daw ikaw, like, pumunta ka sa police. Paano kaya nila matitrace yun? Wala na yun. Kaya nga eh. Eh, mahabang proseso. Mahabang proseso. Maaaring matrace, pero mahaba. Tagal ah. Kasi siyempre, bibitawan na nila yun. Kukontakin nila yung lalo complete network. Lalo, eh, complete pay. Paano kung prepaid? Yung GCash number? Oo. Oh. Bagay akin prepaid. GCash ko prepaid na. Talaga. So, ingat na lang talaga, no? Kaya yung mga link na yan, hindi talaga ako nag-click yan eh. Yung may mga nagpapadala sa akin na, no? Ako napakadami. Binubura ko lang. Bakit talaga kahapon talaga? Parang na-hit po sa isa. Oo, parang gano'n. Kasi nakausap ko si alam mo yung nangyari sa akin kahapon, parang ganun, parang na-hypnotize din ako na hindi na ako nag-isip. Dinire, kasi una-una kasi tiwala nga ako. Hindi ka nag-isip ko kung taas si atin ito. Eh, patagal-tagal na natin magkakilala, hindi naman ako nag-advance sa'yo. Ako ba na, ano mo na, bayaran mo na ngayon. Hindi ako nag-ganun sa'yo. Hindi ko gali yun. Hindi, hindi ko na rin na... Na, ibang gagamitin ko yung situation para mag-advance. Nandun na ako eh. Parang nagising nga ako noon. Tapos na eh. Saka ako nagising. Eh ano na lang, Seb? Ano kaya ang tulong magagawa mo sa akin? Ano? Eh, ang gagawin mo ngayon, iuwi mo to. Saka natin isipin. Basta makakain yung alaga mo. Oo, yun. Kasi iisip ako, mag-iisip ka din. Eh, pwede ka namang ano, hulog-hulugan na lang sa'yo. Pwede naman yung kesa naman. Oh, wala eh. Talaga. Bali magkano total natin? Ano yung total? Ay, wala ka na palang messenger, ano? Nagawa ng palibago account. Madam! Oh, ignore mo ha. Ay, wala, erase, erase. Oo. Kumari, meron pang... Ayoko pangalaman ng buhay ng... Amnesia. Ay, teka. Ay, hindi mo. Hindi, hinayang muna siya. Hinayang muna siya. Hindi, sandali lang naman. Oo. Ayan, guys. So, pinapauwi na lang muna sa akin. Ayan, sa akin. Ay, sa akin. Sa akin. Then, sa kanila yung... Kaya kasi nga pariwas kami na si Marito. Pamangkin mo pa yung dayong isa? Oo, pamangkin ko. Yung pamangkin niya pala guys, 30 mil ang nakuha. Sabay kami kahapon. Pare, ano, pinagsa, ano, parang pinagsunod-sunod nila lahat ng mga kung pwede nila makuhaan kahapon. Parang nga, grabe. So, si ate Susan yung nagpa-plano. Kailangan pala akong pumunta rin kasi ako yung magiging complainant. Siya yung magiging pero yan, yan talaga. So, mamaya, pakita natin yung pagpapitabuloy yung conversation para maging pag-iabing. Ayan. Ayan mga kabukal, so pinadala mo na sa atin ni Ate Susan yung feeds. Yung bayad, eh, sa kanila namin paproblemahin. At ayan, pagtutulungan namin dalawa. Ito naman si Ate Susan, parang nanay ko na to. At matagal ko nang kilala talaga. Ayan. Ayan. Ayan, makakaano yan. 4130 yung atin naman. Baka merong... Baka may katapat na natin. Yan sa mga followers. Eh, kaya nga, ya, ano ko, para maging aware din yung mga viewers natin. Eh. Doon sa mga ganun pangyayari. Oo. Ano ko nagalit. Tapos yung kilala, kahit kilala mo yung tao na nire-respeto mo, ito na nangyari sa atin. Kaya nga. Ito na nangyari sa atin. Doon sa pinakausap ko. Siguro sa dami-dami ng ano, isa na naano na isa. Oo. Sa dami-dami ng pinadala mo ng message. Kaya nga, natali-tali. Kaya ganun. Parang ano, no? Parang nakaka-hypnotize yung ano nila, no? Ayun guys, kasi ang nangyari sa amin, pareho kami parang na-hypnotize ba? Parang ano sila eh, no? Wala ka mga question sa isip mo eh. Oo, na-blanko ako eh. Ako totally na-blanko talaga ako eh. Dire-diretso yung ano. Oo. Pero, ano ba eh, yung ganoon ako, nag-message ako kayo, tinatala ko yung OTP, no? Hmm. Ganoon beses. Basta in-erase ko. Ayun, nung kausap na ako saan, sabi niya, pero ay, hindi na ako nakatanggung. Ah. Inano ko na ulit. Pinayin ko na ulit. Ano pinaulit sa'yo? Hindi.
Kailan ako na, kinap ko na eh. Oo. OPP. Oo. Ang ginawa ko, binura ko. Basta ayoko, binura ko. Ngayon, nung nag-message ulit, na hinahanap, pero naman dumating, sabi ko, meron. Oo. Wala, at i-register. Basta tuloy-tuloy na. Ayan, so talagang ano, baka may mga powers yung mga ngayon. Pero hindi, Panginoon ang bahala sa kanila. Te. Kung hindi man sila makapagbayad ngayon, bahala ng Panginoon sa kanila. Talaga naman ang Panginoon ang harapin. Oo. Wala sa kamay natin. Kaya nga. Ayun. Kumbaga, hindi naman tayo ngayon. Tayong, ano, kumbaga, kahit anuman mangyari, mabuti, masama. Oo. Salamat pa rin siya. Oo. Parang sila. Mabuti, masamang nangyari. Salamat pa rin sa Diyos. Hindi siya nagdamdam sa Diyos. Parang dumarating yun. Oo. Para sa buti. Sasabihin siya at magayang mangyari. Pagsubok. Ngayon naman, kung inaakala ko sa sarili ko na makasalanan kung marami na ginagawang pagkakamali, parusa. So, ngayon, kung pinaparusahan ka, salamat pa rin dahil dito pa lang, pinatanggap mo na yung parusa na nakapag-iisip ka na. Kesa naman, sa impyerno, wala na. Wala na, oo. Wala na. Kaya nga. So, kahit saan, salamat na. Oo. At least, hindi tayo natutad sa mga. Oo. At hindi naman tayong gumawa ng masama, di ba? Hindi tayo gumawa. Oo. Yeah. Ito ang masama sa lupa. Oo. Talagang hindi sa lupa. Maris natin. Talagang hindi sa lupa. Masama ng mga kasalanan. Talagang hindi. Hmm. Hali. Bahala na si... Para na Panginoon sa kanila. Morning pa din, dahil kailangan. Ang pinaka-importante, yung sarili mo. Buo. Alam mo kung saan ka pupunta. Eh naman eh, pera lang yan. Nakikitain pa naman natin. Basta huwag kang magkasakit o huwag kang protect. Tama. Ayan. Sige, te. Maraming salamat. Ang ating gagawin. Mag-ingat. Thank you. Ayan guys, sige tayo. Sige, te. Oh! Ano rin mo? Ay, ito pala. Sige, te. Tuwi ka na ba? Pahinga ka na. Pagod na pagod na. Ayan, sige. Ayan, guys. Pagod na pagod na. Kaya napagaling pa ng police station. Ayan. Napakatagal ko nang kilala yan, guys. 7 years. Kaya naman, ito, talagang kampante ako kahapon, pero nangyari na eh. So, bahala na, sabi nga niya. Bahala ng Panginoon. Sabi nga namin kayo na, bahala ng Panginoon sa kanila. Ayan, so tara, bina tayo. Ayan mga kabukal, so dito muna sa bahay, dito muna ilalagay kasi hirap ako magbuhat dun. Ito malayo yung ating entrada dito sa ginagawang bahay. So ito, pinadala nga na muna ni Ate Susan sa akin yung dalawang sakong feeds at saka yung vitamins para... may magamit tayo, and then yung bayad nga, ayun, pag-usapan na lang namin kung paano sistema. Pero siguro ang gagawin ko dito is hulug-hulugan ko na lang sa kanya kasi hindi rin naman niya kasalanan na ano, yung mga pangyayari, and may mga pagkukulang din ako. So baka gano'n lang po ang maging setup namin dito. Hulug-hulugan ko na lang sa kanya, at least natulungan niya ako kahit papano na mairaos po yung ipapakain natin sa ngayon. Ayan. So yan, papasok ko muna rito. At ayan mga kabukal, so ma-share ko lang sa inyo yung chat conversation namin ni Ate Susan. Last Wednesday nga ay umorder ako ng 2 sa akong feeds at vitamins. So kahapon, Friday, nag-update siya sa akin. Darating daw ngayong Sabado, yan kasi in-order pa niya. That was around 2 PM yung update niya kahapon. And then by 4 PM po pala ay na-hack na yung kanyang FB account. So nag-chat sa akin yung hacker mga 4:30 at nangihiram po ng 10,000 at may babayaran nga daw online. So ang pagkakaintindi ko naman, gawa ng tiwalang-tiwala ko Ate Susan na meron siyang emergency at meron siyang babayaran. Kaya naman luckily 4,000 lang yung kaya kong ilabas kahapon. So nakapagpadala po ako ng 4,000 doon sa GCash number na pre-provide niya. At sabi nga niya kasi is doon ko na ipadala at babayaran nga, bayarin daw niya yon online. So ito po yung GCash number ng hacker. Dito nga po natin na ipadala. At after ko may padala,
hindi na siya nag-reply. Kaya parang nahimasmasan ako mga ka-vocals kasi aminin ko parang na-hypnotize ako at hindi na tayo nakapag-isip ng tama. Kaya po nakapagpadala po tayo ng pera karaka-raka ang hindi na nakapag-iisip. So ito, around 9 PM nga po is na-confirm ko kay Ate Susan na na-hack nga po yung kanyang FB account. Ayan mga ka-vocal, so ito po ay binabahagi ko sa inyo itong pangyayari na ito para maging aware din kayo sa mga senaryo na ganito. So aaminin ko, naging relax ako at hindi ako nakapag-isip ng maayos. Kaya po tayo naloko. Ayan, so lubos po ako nagtiwala na si Ate Susan pa rin yung kausap ko at hindi po natin nahalata na, yun, na iba na pala. So, well, yan naman pinagpapasadyos na lang natin. Sabi nga ni Ate Susan, bahala ng Panginoon sa kanila. At ako naman ay naniniwala mga ka-vocals na may karma yan, may balik sa kanila yan. So, hindi man sila mahuli o hindi man sila makapagbayad ngayon sa mga kasalanan nila, ako po ay sigurado na ang Panginoon po ay pagbabayarin sila sa ibang paraan. So, ang Panginoon na po ang bahala sa kanila. At least ay hindi po tayo nanloko at tayo po ay naghahanap buhay ng matuwid at wala pong inaargabyan ng ibang tao. So, yun po importante. And, yan, nagpapasalamat din ako kay Ate Susan at hindi niya ako pinabayaan. So, ito ka, pinauwi niya sa atin yung feeds sa itong vitamins. And, yun nga, sabi niya, pag-usapan na lang namin kung paano yung bayaran. So, ito ay siguro unti-unti na lang natin at huhulog-hulogan na lang natin. Madali naman kuusap yun. At dati-dati naman talaga niya akong pinapahiram dati pa. Kaya naman ganun kalaki ang tiwala ko kay Ate Susan. Ayan, kumakamokal. So, ingat po tayo. Ha? Ingat. So, ang sabi ni Ate Susan, kaya na-hack yung kanyang FB. May nagpadala yata sa kanya ng link. And then, clinic niya yung link. And then, nanghingi yata sa kanya ng OTP, yung password. So, naibigay niya yon. So, ako, maingat din ako sa mga ganyan. Pagka may nagpapadala sa akin na may link na kailang i-open, ay hindi ko talaga binubuksan yan. Yan. Kahit kakilala ko pa yan, delikado po kasi pa yung mga link na yan, medyo nakatakot talaga. And lalo-lalo na kung ihingan kayo ng login details and password. So, yan. Huwag na huwag po kayong papasok sa mga ganyang link. Ayan. And yung sa sinabi po na nangyari sa akin ngayon, kahit po ang may advice ko, kahit gaano nyo kakilala yung isang tao, maganda po pagka ganyang nangihiram ng pera or nangihingi ng pera, ay tawagan nyo, i-confirm nyo muna kung siya talaga. Kung may ibang number siya na po pwede nyo tawagan, mas maganda. Yun po ang pagkukulang ko. Hindi ko siya muna tinawagan. Hindi ko muna siya pinonfirm kung siya ba talaga yun. So, lesson learned. Pero okay lang yan. Pera lang yan mga ka-vocals. Kikitain pa rin natin yan. Sabi ko nga, ang importante ay hindi tayo gumagawa ng masama. Ayan mga ka-vocals. So hanggang dito na lang. Muli, maraming salamat sa mga solid ka-vocals and silent viewers ko po. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. So hanggang dito na lang. Muli, ito ang ka-vocals barber na nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap at isa lang ay kumilos at siguradong umulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!